Noong nakaraang video, na ibahagi namin ang kahalagahan ng kaalaman ng mga pangalan at katangian ng Allah upang lumakas ang ating iman. Ngayon naman ay ibabahagi namin inshallah ang isa pang importanteng puntasyon ng ating paniniwala upang lumakas ang ating iman. Ito ay pagtangkilik ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin tandaan na lahat ng biyaya ay mula sa Allah, na hindi natin mabibilang ang kanyang biyaya at lagi tayong umaasa sa mga biyaya ng Allah. Kung mapapagtanto natin ang mga ito, siguradong lalakas ang ating pagmamahal sa Allah at wala tayong kaduda-duda na karapat dapat tayo mapasalamat sa Kanya. At ang tamang pagpapasalamat sa Allah ay ang pagsamba lamang sa Kanya sa paraan na ikinalulugod niya. Sinabi ng Allah sa Quran na kung lalo tayong magpapasalamat sa Kanya, lalo niya tayong bibiyayaan. Ngunit kung hindi tayo magpapasalamat sa Kanya, binalaan niya tayo ng Kanyang matinding parusa. Simpleng mensahe, di ba? Ngunit marami sa atin ang nakakalimot tungkol dito, kaya mahalaga na magpaalala tayo sa isa't isa. Upang maisapuso natin ang paalala na ito, mahalagang alalahanin natin ang ilan sa mga biyaya ng Allah sa atin. Una, ang Islam at Iman. Walang duda mga kapatid na ang pinakamahalagang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ang gabayan niya tayo sa tamang paniniwala. Napakadaming tao sa mundo na ligaw. Sila ay nasa kadiliman, hindi sila masaya kahit na sila ay may mga material na bagay dahil wala silang gabay ng Islam. Kung tatangkilikin natin na tayo ay pinili ng Allah na magabayan niya sa liwanag ng Islam, lalong lalakas ang ating pagmamahal, pagpapasalamat at pagsamba sa Kanya. Sa mga born Muslims namin mga kapatid, tangkilikin niyo po ng husto ang biyaya na ito. Hindi niyo dinaanan ang pagdurusa namin mga balik Islam na kami ay nabuhay ng ilang taon sa pagkaligaw at sa kadiliman. At huwag na huwag nating kalimutan ang ibig sabihin ng biyaya na ito. Na tayo ay panghabang buhay, mananatili sa Jannah at masasagip sa apoy sa awa ng Allah. Ang pangalawang biyaya, kapatiran. Ito ang isa sa malaking biyaya ng Allah sa ating mga mananampalataya. Ang uri ng pagmamahalan natin mga Muslim ay walang katumbas sa ibang reliyon o samahan. Ang Quran at Sunnah ay nag-uutos sa ating mga Muslim na tayo ay magmahalan, magtulungan, magdua at magpatawad sa isa't isa. Dito lamang sa Islam malalasap ng tao ang tunay na pagmamahalan dahil ang pagmamahalan na ito ay para lamang sa ikalulugod ng Allah. At ang pangatlo at huling halimbawa ng biyaya na dapat natin tangkilikin ay ang ating kalusugan. Ang dami sa atin ang nakakalimutan tangkilikin ang biyaya na ito. Ipikit po natin ang ating mga mata kahit na ilang segundo at isipin natin ng husto kung gaano kahirap ang buhay kung wala tayong paningin. Ngayon, buksan natin ang mga mata at sabihin natin Alhamdulillah sa biyaya na paningin. Subhanallah, ang paningin ay isa sa mga importante sa ating kalusugan. Imaginin po natin mga kapatid, kung tayo po ay walang pandinig, pangamoy, o hindi tayo makapagsalita, o hindi tayo makatayo, hindi tayo makalakad, magiging mahirap po ang ating buhay. Ngunit eto tayo mga kapatid, lagi natin kinalilimutan ang biyaya ng kalusugan mula sa Allah. Mga kapatid, hilingin po natin sa Allah na ibilang niya tayo sa mga tao na tunay na tumatangkilik sa mga biyaya niya. At ugaliin natin na taos-pusong tangkilikin ang lahat ng mga biyaya ng Allah. Sa ganitong paraan, lalo tayong mapapalapit sa Allah, lalong titibay at lalakas ang ating iman, at lalo tayong gagawa ng mga matuwid na gawain mula sa ating mga obligatoring alituntunin. At ito mismo ay isang napakalaking biyaya ng Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.